Good morning. Sir, kami nagganyan. Hindi naman dumating sa amin. Hindi naman dumating. May mga pipindutin ka para ng katawa, pagpalakpak. Si Mami Needs. Mami Needs, sa kape nga, latte. Order po na siyang kape. Di ba bang i-deliver dito sa Taytay Rizal? Wala Ortigas. So, grabing OFW na naman nandito. Lupit. Ba talaga mga OFW na bubulol ng OFW. Para. From Saudi, sir. Alam mo, para pag tumayo ka sa kanto, laging titigil yung mga jeep sa harapan mo. No, bakit? Kasi yung pangalan mo. Kasi yung pangalan mo na para. Saudi name yan, sir. Saudi name. Ah, Saudi name. Oo, para. Diba? Para, mga taga dito yan. Tahan ako, malaki yung nakuha mong pera sa magulang mo. Bakit? So, bakit? Ang laki ng mana no mo, mana no. Alam mo pa lang nakakakula ng mana. Mana no. Malaking mana no. Laki sir, kagandahan lang na mana po kanila. Ilang oras, ilang minuto pa iniintay natin? Alvin Martinez, nandiyan dyan. Akala nyo, ano to, radio station, no? Cecil po to, hindi po to radio station. Guwapo. May nag-request. Guwapo naman ang prop. May nag-message kanina, pwede po mag-request DJ. Hindi po ako DJ, okay? Speaker. Ako po isang speaker. Sabi niya parehas po ng kanta. Sir, kanta daw po kayo. Akala, wala po tayo sa radio station, nasa Cecil po tayo. Na po. Opo, magsisisel na rin po kayo, sir. Una na po kayo yung kumanta. Sisel po. Sisel po to, hindi to radio station. Kasama po sa talent, sir. Kakanta daw po kayo. Wala. Ito yung sisel na walang kakanta, walang magsasalita. Ako lang ang pwede magsalita. Ganun yung sisel nito sa UEI. Mamaya pang madaling araw yung ano, alas 4 na madaling araw. Gusto mo kasi mamaya pang alas 4 yan. Excited ka masyado, Leia. Masyado ka excited. Ilang minuto na lang. It's 9:52 bago mag 10, 8 minutes bago mag 10 o'clock. I-share nyo na po yung link natin para marami pang OFW tsaka mga taga-Pilipinas ang makunod. Tutulong po ako sa pag-share. OFW ah. Oh, puro OFW. 75%, 50% naman. Bailaga, baka mahawaan kami ng virus mo ah. Naka-face mask ka pa. Wow, grabe naman si Sir O. Ayan, tanggalin mo. Hindi naman tumatago sa screen yung virus na yun. Hindi Sir, kasi Sir, baka kasi high-tech na po yung virus natin ngayon. Sir, actually sir, lahat kasi dito sa bahay, sa loob ng bahay namin is positive lahat. Dalawa lang kami ng alaga ko na positive. Hindi kaya. Hindi, ibig sabihin, lahat ng kasama mo dyan sa bahay nyo, member na ng Inglobal, positive lahat. Yeah, COVID. Yes sir, member na ng COVID sir. Member ng COVID. Okay. Akala ko sa iyo. Yeah. Akala ko positive sa business natin. Dalawa lang. Yan yung positive na hindi maganda, no? Yeah, exactly. Kala mo basta positive maganda, no? Merong positive na hindi rin maganda. Positive sa COVID, hindi niyo gusto yung positive na yan. Meron pang isang klaseng positive na hindi niyo rin gusto. Wait, ano yun, sir? Ng mga lalo ng mga dalagang walang asawa. Pag nag-pregnancy test, positive. Ayaw nila na pag walang asawa. Tatay kang bata. Pregnancy test talaga. Hindi eh. Bakit daw ayaw niya pa? Hindi pa daw siya masyado nag-enjoy. Good morning, Ats. Ay, ganun. Good morning, Seldems. Ito, si Seldems, magaling magbenta to. Pangalan pa lang, sell na yun. Sell. Ilang minuto na lang. May 6 na minuto pa tayo. Share niya na po yung link natin. Para... Morning, Ats. Morning, Coach Speed. Oh, mga OFW, oy, akala nyo, banding to, hindi to banding, sisel po to. Ha? Opo. Opo, sir. Dami-dami, ilang minuto na lang.
ilang minuto na lang magseseryoso na po tayo. Si DJ Brian, nandiyan ka ba DJ Brian? Pa naman natin si DJ Brian ang nagbukas ng ating Zoom. Nagbukas ng Zoom. Marami kong binubuksan tong si DJ Brian. Hindi lang Zoom ang kaya niyang buksan. Ito na lang, meron pa tayong 5 minutes para mag-start. Kailangan sakto. Sabi nga, be on time every time. Doc Arthur, yes, medyo ano tayo, huwag kang aalis dyan, Doc Arthur. Ha? Gagawin nating medyo parang kwentuhan yung sisel na to para hindi naman ano, para interactive tapos maintindihan mabuti ng mga leaders sa Pilipinas tsaka OFW, ano, gano'ng importante ang sisel na to. So medyo, Doc Art, pag-uusapan natin yung mga ano, anong kagandahan ng sistema tsaka hindi nakasistema. Ayan, maya DJ ha, yung mga maingay dyan, i-silent mo na ha. I-reset ng ingay, naguhugas pa ng pinggan niyo. Dahil hugasin. Hugas ka. Ito muna ng pinggan dyan. Pick up line muna. Yan ang mga lupit na leader. Sobrang baliw. Sobrang baliw. Diba? Sobrang baliw sa business. Kaya naguhugas, umate ng sisil. Paano naman natin mga ganyan? Ganyang leader. Yung mga siguradong yayama sa business. Kahit nakatrabaho pa. Alam ko, alanganing oras to para sa mga OFW. Bakit? Kung 10 o'clock sa Pilipinas, alas 7, alas 5 pa lang sa Middle East. Tama ba? So meaning, hindi pa to oras nyo para mag-train. Oo, totoo talaga. Pero nandito kayo umaate. Diba? Sumisimple. Tama, so palakpan naman natin mga OFW. Matitindi mga commitment. Iba talaga. Pero mga apo, parang Ramadan nakakatuwa. May party pa po rin kami. May party na din dyan. Nagsiturong. Nasa live app. Live na tayo, no? Live na tayo, DJ Brian. Yes, app. Buhay na buhay nga yung mga tao dito, eh. Nabuhay. Ilang minuto na lang. Meron pa tayong 3 minuto bago mag-alas 10 ng madali. Bago mag-alas 5. Anong, kain tayo. Isend nyo lang yung mga link natin. Good morning, Papa. LBC mo na lang dito yan. Sarap to you, oh. Good morning. Ang late to you. May to you din yan sa Middle East. May to you rin dyan. Opo, ito. Ang late, oh. Wag mong lalagyan ng ang alam mo sa tuyo, bawal lagyan ng sabaw yan. Kasi hindi na siya tuyo. Magiging basit na. Tapos talong. Bawal may kasamay. Bawal may kasamay na tuyo. Hindi na siya tuyo. Ayan lang. Ito, talong. Adobong talong. DJ Brian, meron pa tayo 2 minuto. Nire-ready na ni DJ Brian. Mahaban ang taluyot. Ayan yung music na. Ready. Magsayawan na yung lahat. Yeah, diba? Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Yan yung mga kantang, mga pagbuhay ng mga dugo ng mga friends. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. O bini-bini ko, ikaw ang nais. Si hey Brian, pag sabihan niya sa akin siya. Buhay. Si Brian. Morning po. DJ Brian, nakalimutan mo yung code natin pag dumadaan. Itigil mo yung music. Ulit. Nakalimutan mo yun. Dati kang offline. Nakalimutan yung DJ Brian. Game. Ulit. Game. Take two. Okay, sa'yo. Sana'y mapansin. At ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y nais mapansin. Naka-apat ako, bro. Delay. Dapat isang delay. Kasi ano, delay yung ano, no, yung transmission na delay sa inyo, sa iba delay. Okay, so yan. So, guwapong-guwapo yan si DJ Brian. Lahat ng minuto na lang makuha lang ang aking kahit buo. Yeah.
Yeah, si DJ Brian, binatang-binatang ang available pa. Mga dalaga dyan, taas kamay para kay DJ Brian. Tumaas nga ng kamay si Leia. Yan si DJ Brian, binatang certified. Pag nagkaka-girlfriend buong buhay niya. Kaya available, available. DJ Brian, alas na sila. Ha? Pwede na magsimula? Sumasayaw na. Pwede na. May sumasayaw. DJ Brian, may sumayaw na. Self-dance. Sige, i-attack mo. Sige, tuloy mo. Self-dance. Hindi ganyan yung step niya. Gusto mo yung step. Yun. Grabe mga OFW. Ibang energy. Ganun talaga yung naka C24/7 app. Basta naka C24/7. Eh matindi, kape lang daw. Kape lang daw tinitira niya pero energetic na siya. Okay, so DJ Brian, i-silent mo na lahat. Pagkakataon na to na magsimula tayo. So, palakpakan naman ang mga sumayaw kahit hindi pinapasayaw. So, good morning everyone. So, yan, so simula na tayo. Sa DJ Brian, meron ba tayong slide para dito sa top natin? Meron tayong slide? Meron up, meron. Yan, so good morning everyone. So, alas 10 na po ng gabi, sakto. Yan. So, simula na po tayo ng system natin. So, medyo maganda yung gagawin natin, no? Gagawin nating buhay na buhay ang live natin. Kaya nga, live, no? So, ibabagsak ko to na interesting, tapos tatanim agad sa isipan nyo, sa puso nyo. So, sa negosyo natin, so may mga dapat na tandaan. So, medyo ibabagsak natin ng system tsaka mga hindi nakasistema. Kung gaano ba ka-importante pag nakasistema, tsaka, nakasistema ka, tsaka hindi ka nakasistema. Yan, so si Doc Arthur, yan, pwede bang i-unmute si Doc Arthur para may kakwentuhan ako regarding may konting tanong, may konting sagot. So, yan. Pwede naman ako. So, nakapag-unmute naman ako. Yeah, naka yan. Naka-co-host si Doc Arthur. No? So, yun nga. So, gagawin natin interactive do. Parang kwentuhan lang to. So, isipin nyo, kayo si Doc Arthur, makikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Okay po ba yun? So, palakpan naman natin si DJ Brian sa opening natin dito. So, simula na tayo. So, sa negosyo natin, guys. So, bakit nga pala hindi ako nagpapakilala muna? No? Baka kala ko sikat, masyado akong sikat na. No? So baka hindi pa ako nakikilala ng iba dyan. Ako po si Gabby Concepcion. Pag nakakaliwa. Pag nakakana naman, Garis Tran. Pag nakaharap, Philip Salvador daw. Sabi nung isang OFW, kamukha ko daw si Philip Salvador. Bagong English ko yan. So yan, mas kilalang Adrian Vito, pero codename aka Dr. Love. So, sisimula mo tayo sa konting kwentuhan, no? So, eto kagandahan sa grupo natin sa UEI. So, lahat naman dito belong, no? So, live tayo via Facebook. So, maraming makikinabang dito sa usapin na to. Ano ba talaga yung sistema na pwedeng gamitin sa negosyo para maging successful ka? So, maraming klaseng sistema. So, very important sa lahat ng ginagawa mo may sistema. Hindi pwedeng wala. Kasi bakit? Pag ang isang bagay, walang sistema, mahihirapan ka. Ang sistema, nagiging madali. Nagiging duplicable, tapos nagiging rutinary mo to, tapos ipinapasa mo to sa mga leaders mo. So kaya pipilitin mo yung sistema mo, hindi siya ganun kakomplikado. Dapat simpleng-simple siya, kahit grade 1, kahit grade 3, kayang maintindihan. So ganun dapat ang sistema mo. Para pag pinasa mo, madaling magets ng leader mo. Kasi hindi naman lahat nakapagtapos ng college, hindi naman lahat nakapagtapos ng high school. So anong klaseng sistema applicable para sa nagsisimula pa lang sa networking o first time mag-business, dapat meron kang sistema na madali maintindihan. Ito na, makinig kayo mabuti guys, pwede kayo mag-take down notes. Huwag lang kayong matutulog kasi pag natulog kayo, i-zoom namin yung picture mo dito. Meron nakaraan, no? Tumulo pa yung laway. Natulog siya. Zoom namin. So sisiguraduhin ko na maintindihan yung mabuti. So, yun ang kagandahan, no? Pag may sistema, no? So, madali, actually, short lang tong sistema, no? Gusto ko lang paintindi sa inyong mabuti na bakit importante yung sistema. Tama.
So, tuturo, ibabanggitin ko yung may sistema. Mayroon akong tatanungin, anong kayang klase pag wala namang sistema yung grupo. Tama? So, pag nakasistema yung grupo mo, mabilis. At yung structure ng organization mo, firm. So, wala ka napapabayaan down na. Okay? So, Doc Art, kadalasan, ano ba bang nangyayari pag yung grupo, yan, nakasistema, naalagaan. Pag walang sistema, Doc Art, ano nangyayari sa mga grupo? Bara-bara ka lang, invite ka lang ng invite. Walang sistema, Doc Art. Anong kadalasan yes, nangyayari? Yes, Apps. Pag, no? Ang sistema kasi, Apps, parang pan eh. Dapat kompleto. Para nag-asaing ka lang eh. Kailangan ang sistema, pag nag-asaing, dapat andun lahat. May apoy, may bigas, may kaldero, may tubig. Pag wala isa doon. So, Doc Art, anong mangyayari pag walang sistema? Pag walang sistema. Yun na nga. Pag hindi ka nakasistema, parang pag-asaing, di ba? Mawala man ang isang sistema doon sa pag-asaing, hindi ka na makakaluto ng kanin. Kaya dapat ang sistema, dapat ginagawa siya ng kumpleto, dapat hindi siya binabypass. Yun ang magpayaman sa atin dito sa negosyong ginagawa natin. Yan. Yun lang. So, tama. Tama. So, tama. No? So, yun. So, magsasaing ka, tapos walang bigas, pero may tubig. Di mo pwede talagang matawag na sinaing. Na. So, hindi mo pwedeng walang tubig. No? Magiging kape yan. Pag sinaing mo yung bigas na walang tubig, ang labas yan, kape. Tama. So, kailangan may sistema. So, itong sistemang ibabagsak namin sa inyo, very, very duplicable, madali nyo mag-get. Nga lang, guys, paki-apply po. Kasi, marami, ito mga failure naman, no? Hindi, may sistema nang tinuro sa inyo, tapos, hindi nyo naman po ginawa. Ang nangyayari, marami po ka nakitang ganito. Ang kadalasan na hindi gumagamit ng mga sistema, yung mga magagaling magre-recruit, kaya hindi nakikinig-apply. So, recruit siya ng recruit, tapos sabay, may tinurong sistema, eh hindi na, anong sistema pa. Wala na, invite lang, recruiter, basta baliw-baliwan lang. So nakakapagpa-join siya ng mga tao pero napapabayaan. So nandito na kasi sa system yung keeping, yung continuous na ginagawa mo. So mamaya i-discuss ko. Very simple, very applicable siya, okay? So simulan na natin. So anong sistema kailangan? So tatlo lang bagay na tatandaan nyo. No? So, hindi ko kailangan sabihin ng sandaan, baka hindi nyo matanda. So, unang sistema, DJ, ayaw buman nung remote. Touchscreen ba itong LCD ko? Ayaw, usog. DJ, pakiusog po yung UEI system. Yan. So, kailangan lagi kang mag-smile. Unang sistema, di araw yan. So, very important sa negosyo natin. Dapat, tatlo lang to ha. Tatlong bilog lang itong makikita mo. Parang ikaw as the left and right to. Unang sistema, Facebook marketing. Dapat alam mo yung five fingers of networking. So, ibig sabihin na merong, kasi sa online kasi, di ba, dati kasi offline, no? Ngayon online na tayo, no? Kagandahan ng ginagawa natin ngayon. Kaya nakakatuwa, marami tayo laging kasamang mga OFW kasi bakit online na tayo. So, napakaganda, kahit nasa bahay ka, pandemic, or sabi nga, stay at home, so, pwede mong gawin yung negosyo. So sa mga nakikinig dyan na dating member o hindi pa member, so maganda nito, pwede mo itong gamitin, home base. So Facebook marketing, ano po ba yun? So aaralin mo to, every Monday issue, actually hindi mo naman makukuha ng isang upuan to. Meron tayo every Monday na ginagawang Facebook marketing, every Monday, 7 o'clock, module 1, module 2, module 3. So iba-ibang speaker na malulupit ang nagtuturo doon. So aaralin mo yung Facebook marketing. So five fingers ay yung ano yung five fingers Doc Art? Prospecting, inviting, Doc Art? Wala prospecting, inviting, presenting, inviting, ano pa? Presenting, closing, follow up. Closing, follow up. So yun, lima. Actually hindi lang lima, ito lang yung basic, no? So sa pag-i-invite hindi lang basta na mamorospect ka, hindi ka nag-represent lang, kailangan ano yun? Invite, ano yung closing? May closing din, no? Tsaka pagpa-follow up. Kasi kadalasan na sinasabi nyo, bakit hindi nag-join yung ini-invite ko? Teka, pina-follow up mo ba? Teka, marunong ka ba ng closing? So yan, lahat ng mga yan, ano ba yung tamang closing? Ano pa bang tamang pagpa-follow up? So basic din, follow up mo, tapos tamang closing. So maganda attend ka ng Facebook marketing. Kung hindi man, i-message mo yung apply mo. Kung hindi man, hanap ka ng isang UI member na ano ba yan? Paano ba yung Facebook marketing? Hanap ka ng UEI member, pwedeng mga alam kung sinong kakilala mo, pwede ka makisuyo, pwede bang magpaturo sa'yo. Yeah, so every, o kaya attend ka na lang, so i-like mo lang yung page natin, no? UEI page, no? So Facebook marketing, so aralin mo to, guys,
Huwag niyo pong gagawin na pag nahuli niyo na, iba kasi pag natutunan na yung Facebook marketing, ala eh, hindi na umaatin ng mga training. Huwag. So hanggat hindi ka kumikita ng 100,000 to 300,000 per month, hindi niyo pa naiintindihan yung Facebook marketing. Okay lang ba atin laki ng atin? Ito pa kagandahan. Ano yun guys, ewan ko na lang ha. Kasalanan niyo na pag hindi pa kayo umaman. Dati po pag umaatin ng mga Facebook marketing na training, nagbabayad ng 350, 300, narinig ko bandang huli, naging pamura na ng pamura, 150. Tapos meron ako narinig dito na matagal mula na naging pandemic tayo na magkaroon ng lockdown, libre na po ang online training natin. Alam pa naman natin, di ba? Ang ganda lang nangyayari, naging libre na. Tapos kahit nasa angka pa, kahit anong oras, pwede ko kumaten, di ba? So, yun, Facebook marketing. Aralin niyo po, ha? Module 1 is yung prospecting. Tapos yung module 2, keeping. Tapos number 3, yung paperless, mga international. So maraming klase ng ano yan, atinan yan. Libre yan every Monday. So welcome po ang mga Crossline. Welcome din ang mga Ultimate Eagle. Pati mayang mahihiyain. Pati mga first time mag-networking. Lahat kayo welcome umaten. Okay? So kulak pa naman natin ganyang libreng mga training. Diba? Pangalawa, DJ Brian. Delay daw yung ano, no? Yung reception natin. Kaya maghihintay tayo ng isa pang minuto. Mamaya pa yung ABC rule. Lumalabas na agad. Facebook marketing. Ah, sa Facebook. Next up. So, habang hindi pa narinig ni DJ, so, ipasize ko na lang to. Sa Facebook marketing, sa pag-prospecting kasi, kung ano yung ginagawa noon sa online, sa offline, hindi yung ginagamit natin sa offline, sa online. So gagamit ka pa ba? Siyempre, ang kadalasan tanong yan, i-apply, hindi pa ako masyadong marunong. Hindi ako marunong mag-explain. Hindi ako marunong mag-convince. Kajo-join ko lang kahapon. Tama naman, hindi ka nga pa marunong. So gagamitin mo yung ABC rule. So lagi mong ititiyap si upline para mag-explain ng business. So may papakilala ako sa'yo. So malupit tong ano ng upline na to. Kumikita ng 10,000 to 30,000 to 50,000. Per month. So, okay lang ba siya mag... ititiyak mo, okay? So, habang nga lang kachat mo siya, no? Dati kasi ano eh, sa personal, no? Ngayon, ichat-chat mo. Okay lang ba, pakilala ka? Ay, hindi ko kilala yan. Kadalasan ito yung mga reaction. Hindi ko kilala yan. Huwag kang maya. Napaka mabait nito. Napaka tulungan nito. Marami na tong OFW yung napayama, di ba? So, huwag kang maya. So, pag sinabi niyang, okay lang ba, pakilala ka tayo. Sige, gagawa ka na ng chat room kung saan ipapasok na yung post. So nga lang, kakausapin mo rin siya, uy, swerte mo, available yung upline natin, napaka-busy to. Nakakuha tayo ng schedule, available siya. Okay lang ba, pakilala ka tayo. Okay, usap sila, no? Upline, pain naman. So, siya mag-explain ng business. Ikaw, nadudun ka lang, pinapanood mo kung paano mag-explain si upline. Okay? So, huwag kang mag-i-interrupt, ha? Kayaan mo lang si upline mag-present hanggang maging closing. Sa follow-up, ikaw na yan, kasi prospect mo yan. Okay ba yun? So, very important yung ABC kahit nasa online. Okay? So, ititiyak mo yung upline, tapos bigyan mo ng konti. Tapos nga lang, ang suggestion ko sa inyo, bago nyo introduce si upline, ito pagdating sa online to, PM mo muna si upline kasi minsan kayo rin may kasalanan. Pwede ba kita pakilala? Ang sumo, pakilala kita kay upline. O sige, pakilala mo, umuo na yung prospect mo. Hindi mo naman sinabihan si upline, natutulog pala. Yari ka, akala ko, ano, nandiyan yung upline. So, kailangan, message mo rin muna si upline. Nay, nandiyan ka ba? Pwede ba magpa OPP. Oh sige. Tsaka mo i-intro si upline. Hindi yung natutulog si upline, hindi mo naman siya ka-chat in-intro mo. Well, kasalanan mo 'yun, diba? So kailangan pareha silang nakaka-chat mo bago mo sila pagkumpugin or pagsamahin sa chat room. Okay? So huwag niyo gagawin yung ganito, ha, kadalasan. Gusto mo ba extra income? Oh, paano ba 'yan? Bigla mong pinasok agad si upline mo. Sino 'yan? Nag-silent mode, nag-exit yung prospect mo. Kasalanan mo, pinompyang mo ng walang ABC. Napaka-importante pa rin ang ABC rule kahit pagdating sa online. Okay po ba yon? So, huwag yung biglang ipinapasok sa chatroom. No? Doc Art, grabe, no? Kakaiba yung pag-explanation nyo yung system. Dati kasi ginagawa ko to, nasa stage. Tapos may kasama akong dalawang tao. Ngayon, wala akong kasama dito. Tapos gumagamit tayo ng imagination, gumagamit tayo ng mga letra, ABC rule. So, napaka-galing dapat ang imagination ng mga leaders ngayon, no? So sa bagay, na-experience nyo naman, no? Kaya madaling-madali lang. No? So, okay. So sunod na tayo, ABC rule. Alam nyo yan, ha?
para mapa-join mo yung prospect ko, kahit wala ka pang resulta, mapapa-pay-in mo siya kasi si upline ang nag-e-explain. So, 1 month to 2 months, si upline nag-e-explain. Siyempre, nakikita mo yung mga copy-paste na yan. So, kuhanin mo yung script. Kasi kadalasan yun lang naman, copy-paste lang naman yan. Sa araw, ikaw na yung mag-present. Okay? So, hindi naman siya ganung kahirap. So, next. Next, DJ. Ano? Yan na, nakuha niyo na yung sistema ng Facebook marketing. Arali niya yan. So, Bali One Room. So, ipapasok niyo na yan sa Bali One Room. So, okay na, no? Na-close deal na, no? Na-OPP na. Papasok niyo na yan sa Bali One Room. So, kailangan sa closing na yan, si Apply na rin nag-close. Alam mo, napakadali. No? Sa isang araw, pwede kang ano, mag-send kay Apply ng 20 to 30 OPP. Kung full-time ka. Para sa mga part-time o OFW, at least 10 hanggang 20 ang naku-close deal nyo sa isang araw. 2 to 3 hours mo lang ginagawa to, pwede ka magkaroon ng 10 to 20 close deal. Pasa ka lang ng pasa kay Apply. So, si Apply naman, malupit yung kay upline. Ang daming downline niya. Kaya niya mag-OPP ng 20 sabay-sabay. Ganyan malupit yung mga upline niyo. So, hindi yan natataranta. Welcome na welcome yan na makipag-coordinate ka lang na maayos. Pagkatapos mag-close deal, i-welcome ngayon yan sa Bali One Room. So, meron ngayon chat room or page kayo kung saan. So, upline, bakit wala namin kaming mga ganyang Bali One? So, kaya nga magko-coordinate kayo, no? Atin kayo ng Facebook marketing para malaman nyo yung Bali One Room. Ano ba yung Bali One Room yan? Lahat ba nang nasa loob niyan, mga taga-mental hospital? Hindi po yun yung ibig sabihin, yung mga baliw nasa loob. Ibig sabihin, wini-welcome sila doon, pinapa-attend sila mga training, wini-welcome. So, kahit, nag-reserve pa lang sila or nag-decide pa lang sila mag-dick, pinapasok agad sila para ma-feel nila, wow, grabe, kakaiba naman to. Merong Bali One Room po saan. Ayan, meron silang mga daily topics, no? 1 to 6. Upline, bakit hanggang 6 lang? Eh, siyempre naman po, kailangan nyo naman magpahinga. Pang Sunday or Friday, depende sa day off nyo, kailangan magpahinga naman kayo. So, maraming mga ganyan. May bonding pa, di ba? So, yun, very important na ipapasok nyo, no? So, kaya coordinate kayo, no? Kailangan meron kayong group. Kung ikaw lang mag-isa, medyo mga ngapa ka ng konti dito, kailangan sama ka muna sa crossline or full-time ka, pwede mo itong gawin mag-isa. Coordinated na lang sa isang upline na alam yung Facebook marketing para ituro sa'yo. Voice call kayo, video call kayo. Okay? So, yun. Bali One Room, OPP, ABC Room na OPP na ni upline, papasok na sa Bali One Room. So, next. Napakadali na niya yun. Grabe. Chat room na, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na maaarawan. Hindi ka na maiinjan. Grabe na app. Alam mo, Doc Art, parang masyado tayong nadaya dito, no? So tayo, dinanas pa natin yung na-injan ka. Alam mo, sa isang araw, pupunta mo sa Bulacan, pupunta mo, tas wala pala, uwi ka, duguan ka, nagasusan ka na, Doc Art. Tama, no? Na-experience mo yun, Doc Art? Yung mga ganyan, mga offline noon? Yes, apps. Yes, apps. Medyo kanyon. Pindot ng DTC. Medyo masakit sa kanyon, masakit sa bangs. Pagka nag-offline ka, masakit sa pag. Ilang beses mo na nasubukan yung may pinuntahan ka tapos wala pala yung pupuntahan mo? Ilang beses mo nasubukan yung ganun? Maraming beses. Tapos napuntahan mo, negative pa pala, no? So, nung panahon na offline, konting kwentuhan lang para at least malaman nyo yung masyado nang madali itong pinaggagawa natin ngayon kumpara noon. Dati sa isang araw, Doc Art, pag nag-offline ka, ilang tao lang ma-OPP mo, ubos na yung 12 oras mo. Sa biyahe. Kung hindi sa kuan, kung hindi naman maramihan ang usapang full time, 12 oras. 12 oras nag-offline ka. Punta ka doon, nakakailan ka sa isang araw? Maghapon, baka malaki na ang 10, maghapon na 'yon. Nakakasampu ka, Doc Art? Grabe. Maghapon. Oh, 10 OPP yung pupunta ka sa kabilang bahay tapos pupunta ka doon. Maghapon. Pero sa online kaya 100,000. Sa offline, sa panahon ng offline, nagagawa mo yung 10. Eh, isang kausap mo, isang kausap mo, bro, naririnig ko, 4 oras mong kinakausap. Pag isang tao lang, pag hindi nakikinig, tama na. Next na rin. Pag yung ano, nararamdaman mo interesado, talagang binababaran mo ng 4 oras. Hindi ko na binababaran. Kay Marie Chris, no? Ginawa niya, binabara ng 4 hours. Ano naman nangyari? So guys, eto na, no? So, magaling si Doc Art.
gagawa niya sa sampo. Ako, nagagawa ko 3-5 na. Pag uwi ko alas 7 ng gabi, patang-pata na katawa ko. 3-5 lang ha. Patang-pata na. Ngayon, online. Ipapasa mo na kay upline. So, dati kasi ha, tingin mo pa si upline, dadali mo pa yung prospect papunta sa Ortigas. So, ang hirap. Ngayon, kiklik mo na lang. Pwing! Upline, available ka ba? Oo, sige, sige. Ang 1 minute lang, may OPP ka na. 1 minute lang. Dati, ibabiyahe mo pa ng 2 oras. 3-1 oras mula Las Piñas, Ortigas yung prospect ko para lang malaman niya yung business. Ngayon, bigla na lang gaganyan. Tapos na OPP na, sa Miami, may value 1 na. Ibig sabihin, mag-aate na siya ng mga NDO. Dati, lilipas pa ang isang araw, isang linggo bago siya makapasok ng mga NECO, ECO, mga ganyang ASAP training. Pasok lang. Maya-maya, matatimingan niya, may activity, kaya nga daily activity, diba? Okay? So guys, sobrang ganda. Huwag nyo na po sabihin sana pong ang hirap naman. Promise, wala na sa kalingkingan po ang hirap na dinanas na aming mga upline nung panahon ng offline. Kaya itong panahon ng online na ngayon, lahat na atinan ko, Doc Art, top 1, top 2, CCL, NDO, inaatinan ko lahat yan. Bakit? Napakadali, pipindutin ko na lang. Pag wala akong ginagawa, prospect, pag wala akong ginagawa, laro sa mga bata. Dami kong oras para sa lahat ng bagay. Napakatambad na tong paraan ng pagyaman sa online. Okay, so DJ, next. After the baliwan, ano naman gagawin mo? So, meeting room. So, meron kayo dyan na magkakaroon kayo ng isang chat room kung saan magkakaroon kayo na ba, member na mag-meet, mag-start ang mga weekly meeting. So, ano mga topic sa mga meeting yan? Flow of meeting, selfie, yan. Goal setting, share, meeting agenda. So, yun lang. Iikot lang sa ganun. Magkakaroon kayo ng meeting, tapos mamamrospect ka na naman. Papasok sa baliwan, imi-meeting na naman. Tama? So, ganun lang sistema. So, ibig sabihin, guys, picturean nyo na po ito. Kasi ito na ba yung sikreto. Grabe, dati ibang-iba itsura ng face system offline. Ngayon, 3 pa rin siya, pero napakasimple pa rin. So, ibig sabihin, kahit hindi ka magaling, kahit konti lang kakilala mo, kahit di ka marunong ng close deal, kahit di ka marunong mag-OPP, kahit bulul-bulul ka, kasi bakit di ka naman magsasalita? Chat-chat na lang mo niya yun. Tama, kahit mahihiyain ka pa, kasi bakit hindi ka naman naharap sa tao? Dati pag mahihiyain ka, hindi mo alam kung paano i-upload yung katabi mo sa jeep niya, hindi na. Plus, ano ka lang, tuturuan ka naman ni Aplen kung paano yung pag-mom-rospect. So, yun lang. So, nadali ba? May mga agenda. Tapos dito sa... Tapos na kagad. Ang bilis. Ganun lang kabilis yung sistema natin. Lupit naman yan. So, ano pang sunod niya? Kung nagpapasalamat na tayo, uwian na ba to? DJ Brian, ano to? Uwian na? Ano pang sunod, DJ Brian? Pagkatapos niyan? More power. Ayan. Kando na kagad. Sige, may content. So, content. Balikan mo. So, ang bilis ah. Sa oras yan sa offline ah. Oh, actually tinagalan ko pa to, bro. Tinagalan ko pa to. Balik-balik mamaya na. So, bakit dito 5 minutes lang? Bro, tinagalan, natagalan. Tin pa ako dito, bro. Tapos ka agad, but ganun. De, ano lang, gawin natin ano, konting para daanan natin sa konting kwentuhan Doc Arthur para yung sistema maging memorize ng tao. Okay ba sa inyo, guys? So, ito, alam ko, maraming best na kayong umatin ng mga CSEL. Baka hindi nyo matandaan. Kami ni Doc Art, expert kami na may hypnotize kayo na pagkatapos ng CSEL, parang feeling mo, master ka na. Master ka na, alam ng alam mo na yung negosyo. Tama ba? Okay ba yung mga ano? Taas kamay na mga payaman! Taas kamay! Delay daw yung boses ko, kaya hindi kagad. Kaya delay din yung pagtaas ng... Okay lang ba? Lahat magpa-participate. Taas po kamay ng mga payaman dyan. Taas kamay. Isa, dalawang kamay pa. Alam mo, inuhold up. Isa kamay lang. Taas kamay ng mga payaman. Si Baylaga, kala mo, di kita nakikita. Nakahiga ka na. Konti na lang, tulog ka na. Kim, baba mo na. Baba mo na. Mamaya, mamaya. So, yan. Si Rizan, sa Ines. Si Gyep. So, guys, ano lang ha. Yung sistema to, napaka-basic. No? So, kailangan nyo lang magpaturo. Ito lang sa sistema. Tatlo lang to, no? Facebook marketing, tapos daily activity, tapos ano yung pangatlo, Doc Art? Lumutang ko. Meetings. Yung picture dapat meetings. Lumabas pa rin yung tatlo para ma-memorize nila yan. Ang gandang ma-memorize yan, tatlong yan. Meetings, di ba? Okay, labas natin yung dito, tatlong yan. Ayan yung view sa Hong Kong, no? Doc Art, no? Yes, atras.
mas mapatagal man natin ng isang oras ng usapan. No? Grabe naman, 5 minutes lang para namang kay Doc Art to gagawin, bro, system, no? Gagawin mong 8 hours, no? Di ba? Yung meron pa kasunod yan, app. Ngayon, mic scene na lang. Kasunod pa yan. Ah, meron pa? Alam, ano? Kasunod pa yan, top 5 essentials. Ah, top 5 essentials. Oh. Bro, ano? Sama ba yun, may ano pa ba? May kando pa, may kando pa yan. Ah, okay. Akala ko ba nang huli yung kando? Okay, so okay lang ano, pang huli ko na yung kando. Hindi, ano lang, balikan na lang natin konti doon sa system. Yung 5 essential, madali na yan. Balik-balik tayo doon sa tatlong sistema. Guys, gusto ko yung ano, maintindihan yung mabuti. Guys, titignan yung mabuti itong tatlong bilog na yan. Baliwan, meeting room Facebook. Kung pwede, pakita to sa braso nyo. Pero huwag yung permanent. Henna lang. So, ito guys, meron kasi yung ginagawa. Nagre-recruit lang sila. Tapos, sinesendan lang ng video. Ito yung mga, walang sistema no sa Facebook marketing. Walang sistema. So, pagka pay-in, bahala ka na sa buhay mo. Sinesendan lang ng video. O, attend ka lang ha, attend ka lang. So, itong mga to, mga Nekon, Ecap, Echo, Cecil, Banding. So, mga yan, daily activity, aralin mong mabuti. Huwag mong ipapasa po basta-basta kay apply. Apply! Bahala ka lang sa prospect ko. So, hindi po yun ang tamang sistema na papatakbo ng negosyo. Dapat, ikaw mismo, feeling mo, ikaw mismo, aralin mo, ikaw magpapatakbo nito. Huwag kang pasa lang ng pasa kay apply. Although, yan yung ginagawa mo, pero dapat ikaw mismo, 1 month to 2 months, master mo na yung tatlong yan. Ikaw na yung nagbibili activity, nagpapasok na sa mga downline mo. Nakuha niya guys, so meron kasi ako narinig dito, applying 6 months na po ako member. Ha? Ngayon ko lang nakita yung ECAP na yan, Neko, Expo, Diesel. Pero ano ba yan, may money po ba yan? Expo, ano po yun, yung chicheria po yun, Expo yun. Ang sabi dito, Expo, Expo pa naman dyan. So, ibang-iba po yan. No? So, ito yung mga kailangan niya pong matutuwa. At tapos, dapat kailangan niya pong gawin to. Itong mga to, kasi itong mga yan, 1 to 6 days na bonding, yan mga activity na yan. Yan na po yung nagpapabuhay ng mga leaders. Okay? So, ibig sabihin, kaya meron kayong napapajoin, tapos apply, ano nangyari sa downline ko? Ba't di na lang nagpaparamdam? Bakit? Pinasok mo sa mga daily activity, mga meeting. Ay, may mga ganyan pala. Kaya na, nawala na ng gana. Kasi ito nakaka-excite yung mga ganyan eh. Hindi man kumikita yung downline mo, pero may mga daily activity. Ang saya naman dito, grabe. Kahit hindi siya kumikita, na-enjoy niya. Marami siya nakikilala. So guys, ito yung ano yung umpisa, yung mga taon, nakakaya naman magsalita. Guys, nasa sa computer na lang, wala ka ng kaharap na tao, nahihiya ka pa. Ang nakakaya po, yung dati, yung akit na sa stage, tapos may 300 na tao, yun yung po yung nakakaya. Yung maganyan, may mag... Sa, oh, ikaw na, mag-share ka na, Cecil, sasalita ka. Guys, hindi po na nakakaya yan. Bakit? Hindi na kayo nakikita ng tao. Tama ba? Malay ba niya kung ano itsura mo? Kasi ang lilit yun na eh. Hindi na kitang-kita. Hindi ka tulad dati. Kitang-kita ka. Titigyawat mo. Kita. Yan, hindi na masyado kita. Okay? So, gawin. Guys, gawin niyo po itong sistema na ito, ha? Yung mga nakasulat na yan, hindi niyo po ibabypass yan yung selfie, goal setting. Isa dyan sa maya, nawala sa ginagawa mo. Wala na. Bara-bara na po yung ginagawa niya. Wala na sistema, okay? So, okay? So, itong sistema na to, ano lang to, systematic skills po to. So, very, kaya nga may skills, may system, ito nagpapadali sa negosyo, okay? So, hindi mo sila napapabayaan. So, sa negosyo natin, hindi lang pwedeng basta ka lang magaling ni skills. Meron din tayong tinatawag na 5 essential. Talon, DJ, doon tayo sa 5 essential. Tatalon tayo sa, ito yung puso. Kanina, ito yung katawan ng negosyo natin. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang puso ng negosyo natin. Yan, lagi magte-thank you. Diba? Magpapa-thank you. Regarding sa thank you na yan. Sige, sige. Skills. Ano tayo doon sa 5 essential muna? Yan. Regarding doon sa thank you na yan. May isa akong kwento. Okay lang ba, Doc Art? Magkikwento tayo. So, importante sa buhay niyo, nagpapasalamat kayo. Nakita ko kasi yung word na thank you. May kwento ko. Okay lang ba, guys? Gusto niyo makarinig ng kwento? Yes, Abs. Yes, Abs. Maganda yun. Ang nakasilent sila. Hindi sila baka... Taas ka ngayon. Gusto ko makarinig ng kwento kasi hindi kayo pwede magsalita. Type 1. Yan, type 1. Yung isa sinabi, type ako. Huwag ganyan. Sabi ko, type 1. Huwag sinabing type mo. Yan. Type 1. Yan. So, ito yung kwento. Regarding sa... So, yan. Yan, gusto ko. Ano.
So, isang kwento na makakatulong sa inyo sa negosyo. Kasi sa pagtitingin ko na yan, nakabigla ako may naisip. So, may isang isang babae na lalabas sa trabaho niya bilang call center. Okay? So, sa paglabas niya, nakasalubong niya yung office mate niya. Babae, office mate niya. Sabi niya, uy, friend. Babae yung ano yung bida sa kwento. Uy, friend, ang ganda mo ng buhok mo. Parang bagong ano yung tawag doon, bagong riband, parang riband, bagong riband. Bagong riband naman yung buhok mo, ganda naman, sabi ng babae. Salamat. Lakad na naman siya. Maya-maya nakausap na bigla nakasalubong naman niya yung kaibigan niyang lalaki. Uy, friend, ang sexy-sexy mo naman ngayon. Ano bang ginagawa mo? Ang sexy mo naman ngayon. Sabi Doc Art nung babae, salamat. Tapos nakasalubong na naman niya isang office mate niya na palabas na ng trabaho, di ba? Sa building, call center. Nakasalubong niya isa pang niyang lalaking kaibigan. Hey, friend, madali-sali. Parang blooming ka ngayon. Ang ganda mo niya yun. Blooming na blooming ka. Sabi nung babae, salamat. Lakad na naman siya. Alam mo yung ganda ng umaga mo, di ba? Lahat ng bagay na binabati sa iyo, napapasalamat ka. Tama ba? Ganun din sa buhay niyo, no? Lahat ng bagay. Salamat ka. Sinabihan ka ng maganda. Salamat. Huwag mo sasabihin, oh, hindi, oh. Huwag ganun. Ang ganda mo naman. Oh, hindi naman. Huwag ganun. Magpapasalamat ka lang. Tanggapin mo yung papuri na binibigay sa iyo. Tama ba? So, bandang uli, may nakasalubong siyang babae. Siyempre, best friend niya, babae. So, binanggit talaga sa kanya, Doc Art. Friend, parang yung ano mo, hindi kakaiba eh. Bukod sa, blooming ako? Hindi. Halata na yung blooming ka, tsaka yung buhok mo maganda, tsaka kasi, pansin mo sa best friend, yung dalawang dibdib, yung dibdib mo parang lumalaki na. Dati maliit na, parang mas malaki na niya yun. Sabi ng babae, salamas. Salamas daw, Doc. Lumaki na sa lamas, yung pala ibig sabihin. Okay. So, yun lang. So, sabihin mo sila, katabi mo, salamat, kasama kita dito sa CCL training natin. Yeah. Sabi ng isa, salamas. Sabi ko, salamat. Nakita niyo naman, thank you, nakita niyo kanina. Diba? So, lahat ng bagay, nagpapasalamat. Guys, yan na po yung pinaka-secret sa pagyabang. Kailangan lahat ng bagay nagpapasalamat ka. Ano yung pag lumaki ang kita, apps? Kailangan sabihin salamat. Salamat mo, ganun, bro. Marami tayong mga relyosong kasama dito, bro. Bawal yung mga ganyan. Salamat. Ang tinuro ko po, salamat. Baka lahat na lang sinabi, ang laki ng income mo, salamas. Sabagay, nilamas-lamas. Mas nung download niya yung tablet niya, kaya marami siya na-pay. Tama. Kasi pinindot mo ng pinindot yung cellphone mo, nag-invite ka ng invite. Lalaki talaga income mo, di ba? So, yun lang guys. Okay. So, at least may natutunan kayong kalokohan. Hindi napigilan ng isa tumawa. Labas pa yung ngalangala. Sa letra pa lang, lumalabas yung ngalangala. Kasi sobrang dami ng tish, konti lang yung A, di ba? So, ito na po yung puso ng negosyo. Okay, so, kanina, katawan yun, no? Ulo, katawan, paa. Hindi pwedeng walang ulo. Dibdib. Kasama pa dibdib nun ngayon. Pa kanina. Huwag na yun. Iba yun. Ulo, katawan, dibdib. Yung kasama kanina. Ngayon, puso na. Huwag ganyan, Doc Art. Baka natapos lahat ng season. Anong natutunan mo? Salamas. Huwag ganyan, Doc Art. Ang tinuturo natin negosyo mo. Nagtuturo tayo ng gratefulness sa tao. Hindi natin tinuturo maging basto sila. Tinuturo natin sila maging grateful. Ito na, katawan, no? Ulo, yung tatlong bagay. Tatlo, ulo, katawan, kamay pa. So, yun yung sistema. Yun yung katawan. Ito na yung puso. So, hindi pwedeng mabuhay. Ito yung puso, bro. Puso. Puso. Nandun sa loob. Nandun sa loob ng dibdib yung puso. Ikaw talaga. Kaya dumadami anak mo, bro. Kaya puro ka dibdib. Ikaw yata pinakamaraming anak dito, bro. Nabalita ako. 6 anak mo, doon. Kakadibdibdib mo dyan. Kaya nangyari. Alam nyo, maganda. Kaya yung mayaman si Doc Art ng todo-todo. 6 anak. Ang laki ng income. Palako ka naman natin, di ba? So, kasama yan sa pagtatrabaho mabuti ni Doc Art. Sa dami kasi ng anak niya. Kailangan niya lang talagang mag 1 million per month. So, pang ilang top ka niya yan, Doc Art? Top, ano ka niya yan? Top? Sa top 500? Sa top 500 apps? Ano yan? Top 11? Top 1 yata yun. Top 1? Ikaw, oh, diba? Diba? Kapan? So, 2-1 ang nakuha niya, 11, diba?
So, yun. Ito. So, guys, marami kasi nagkakamali sa negosyo natin. May skills, may sistema na. Wala namang puso. So, magfi-fail po yung negosyo. Hindi po kasi pwedeng magaling lang kayo. Magaling kayo magpa... Yung ganyan, yung... pa-meeting. Oo, given. Kailangan talaga yan. Marami talagang ginagawa yan. Pero ito na po yung puso ng negosyo natin. Okay, so, yan na. Ano ibig sabihin ng puso? May katawan, may puso. Hindi pwedeng puso lang. Hindi pwedeng katawan. Maganda pakinggan apps, dibdib ng negosyo. Wala. Wala. Nakalaga sa buhay mo. Pagdadagdagan yung anak mo, bro, alam mo na ibig sabihin yan. Pasalamat ka na naman kay Lord Lord. Dadagdagan naman na isang anak ko. Salamat, Lord. Top 5 bro. Seryoso na tayo. Mamaya na ulit yung joke. Diba talaga? Top 5 essential. Ito na yung puso sa negosyo. Ibig sabihin ng puso, ito na yung leadership. Dito nagagana yung ano. Kasi maraming tao ginagawa yung negosyo. Walang leadership. So itong top 5 essential na to, ito yung mala leadership na negosyo ng daming pag-aaralan about sa pagkatao. O ano bang tamang pag-uugali? Ano bang tamang galaw? Ano bang tamang pag-iisip? Eh, nandito na. Inilagay na natin sa loob ng puso. So itong dapat dito, ina-apply mo to. So marami kasing tao parang buhay na walang puso. Parang walang kwenta, walang kabuhay-buhay. Diba? Parang patay din. So pag may puso, siyempre buhay na buhay. Number one, DJ, ano ba yung pinaka-importante na kailangan maging tagline ng isang totoong leader? Kasi kanina, di ba yung success natin, system plus leadership equals success. Itong top 5 essential, ito yung parang nagiging leaders, the leader attitude ng isang negosyo. Ayun, nasa baba pala, no? Parang kang Chinese, Brian, ha? Sa baba mo sisimulan, pataas, ganyan yung mga sulat ng mga Chinese, eh. Tapos magsisimula sa kanan, papunta sa kaliwa. Tapos pagsusulat, mula sa baba, pataas. Tama ba, Docard? Ganun sila? Mga Chinese. Tama. Nagulat. Tapos nasa taas ang success, eh. Hinahanap yung number one sa taas, nilagay pala ni DJ Brian sa baba. So, sa negosyo natin, may isang downline do card na ano, dating niya, nang babangga. Alam mo, sikip-sikip, hindi ka na lang binabangga. Bakit ka ba nang babangga? Sabi sa top 5 essential, banggain ko kayo ng bangga. Hindi ka ma lang nagsosorry. Sabi nga, remove excuses. Okay. So. Unang bagsak ko ng joke, kaya hindi ko mabagsak ng maayos. Minabang... Hindi ka malang nag-excuse. Eh sabi ni Apply, remove excuse eh. Hindi yan yung sinasabing remove excuse. Pagdadaan ka, mag-excuse ka talaga. Hindi ka magiging bastos. Ibang usapan yun, Doc Art. Ibig sabihin ng remove excuses, ito yung mga dahilan na hindi mo magawa yung negosyo. Hindi yung pangbabangga mo kasi masikip, hindi ka lang mag-excuse. Hindi yun yung ibig sabihin ng remove excuse. Ibig sabihin niya, mga dahilan. May mga kadalasang kadahilan yan. Apply kasi may trabaho ako eh. Apply kasi wala akong time eh. Apply kasi wala akong pera. Apply kasi hindi ko alam yan eh. Apply ka. Tanggalin niya mga excuses na yan. Okay? Ang dami yan. Sandamakmak yan. Sabi nga, you cannot make money through making excuses. Diba? So, hindi mo pwedeng... By making excuses. Zero excuses. Diba? Zero excuses ka. Wala. Kapag sinabi ni Apply, meron tayong meeting katong oras. Alas 4. Grabe naman, Apply. Ang aga-aga nun, tulog ako nga ako. Tulog pa akong ganun. Huwag ganyan. Pag sinabi, Apply, meron tayong sisi alas 4. Eh, yes, Apply. Alas 3 pa lang, nag-a-alarm ka na 3:30 para magising ka. Wala, dami ang excuse. Apply, tulog ako. Eh, di mag-alarm ka. Eh, kasi mapupuyat ako. Eh, di matulog ka ng alas 9. Tapos gumising ka alas 3. Puyat ka pa ba niyan? Diba? Ang daming paraan para tanggalin yung excuses. Kailangan maparaan lang po. Okay? So, kadalasan kaya may mga empleyado, no, kailangan makatalong kayo papuntang full-time kasi marami talaga excuses pag empleyado ka. Kasi may work ka, may amo ka, hindi mo talaga maiiwasan. Kaya, pero iba talaga, Docart, ang mga OFW, believe ako dyan. Bira, excuse yan. OFW, bira. Alam mo, pag, kadalasan pag sinasabi na ba, may marangang ino-OPP, eh, busy ako eh. Ganitong oras, tingnan mo, naghuhugas ng pinggan, umate ng sisil. Oras pa lang sa kanila, alas 6 pa lang. Umaatin sila ng sisil. So, wala silang excuse. Alam mo, di ba yung mga taong hindi pa naiintindihan yung business, marami excuse. Kaya applying kasi, may trabaho ko. Mga OFW, ginagawa, sinasaksak yung headset, tapos nakabelo sila. Ano ba tawag doon, Docard? Yung mga Muslim, may mga tarap sa ulo, belo ba yun? Tawag doon.
Basta yung takip. Ano yun? Muslim? Oh, mga Muslim. Muslim, okay. So yung nakatago yung headset nila, nakatusok yung headset, papasok sa loob ng... Umaten sila ng training. Walang excuses. Di apply kasi nagwawalis. So, kahit nagwawalis ka, umaten ka ng training. Ganun yung mga ginagawa ng OFW. Tapos apply kasi ano yung nagsi-CR sila, mayat maya nagsi-CR sila. Para may purpose pala yun? Oh. Alin? Yung talakbong nila, may purpose pala yun para makatid ng training? Sisil, ano? Kailan ko lang nalaman yung isang ka-meeting ko na OFW. Oh, apply ako, nakikinig ko kung gano'n. Tama. So, minsan, pwede kang bumili ng Bluetooth headset. Guys, ang ano lang dyan, isang tengal nyo ang lalagyan nyo kasi baka tawagin kayo ng amo nyo, eh, masampal kayo kasi hindi kayo lumilipon. So, isang tengal lang dapat naka-headset. So, walang excuses, guys. So, kung ano mang trabaho, gawan nyo lang ng paraan. Pag naging ugali mo yung maparaan, Doc Art, ano? Madali na lahat. Ang kalaban ng remove excuses, ang kasagutan niyan ay mga paraan. Pangalawa, DJ Brian, dito din mo na yung pangalawa. Tulog mo si DJ Brian. Isan mo yan. Control your emotion. So, magkaiba po yung control your emotion sa remove your emotion. So, wala naman, hindi mo naman pwedeng tanggalin yung emotion. Sabi ng isa, remove your emotion. Ano itsura nun? Pag sumaya, ganyan lang mukha. Oh. Pag nalungkot, ganyan lang. Wala na kasing emotion. Hindi pwedeng tanggalin yung emotion. Pwede mo lang kontrolin yan. Okay? Hindi mo rin pwedeng kontrolin yung emotion ng iba. Eh, siya magagalitin eh. Ang kontrolin mo yung sarili mo. Tama. So, madali lang kontrolin yan. Ang pag-control po ng emotion, kadalasan yung mga mainitin, mainisin, magagalitin, matampuin, mareklamo. Eh, yung mga negative emotion na dapat tanggalin niyo at kontrolin niyo, itapon niyo. Ano yung mga ganyan? Huwag kang mainipin, huwag kang mainisin, huwag kang magagalitin, huwag kang mapagtampuhin, huwag kang mapagtanim na sama lalo, huwag kang reklamador. Yan yung mga emosyon na yan na walang kwenta-kwentang bagay na ginagamit sa buhay. Paano pa tatanggalin yan? Napakadali lang po kontrolin ang emotion. Ang gagawin niyo lang, lawakan niyo po ang inyong pangunawa. Kaya ka lang naman nainis, hindi mo kasi siya naintindihan. Kaya ka lang naman nagalit, hindi mo siya naintindihan. Tama. So, iba-iba kasing tao makakasalumuha dito. May mga balasubas, may mga mababait, may balabas testas, estas. Iba-ibang tao, iba pinanggalingan yan. Iba yung manyakis. Pinanggalingan mo, manyakis. Dokart, parang kanina, ikaw niya yung dibdib niya, manyakis. Emotion, manyakis. Bro. Ano yun eh, pagkatao yun. Pag-encounter mo manyakis up, siyempre, magiging emotional. Anong emotion yung naisip niya? Nag-iinit na. Nakakasar, naiinis. Ayan, yeah, no. So, yung emotion nyo, kukontrolin nyo, guys. Okay, so, madali lang kontrolin yan. Pangunawa lang. Kung yung isang tao na late sa usapan, siguro, hindi siya naturuan ng magulang niya regarding. Kontrolin mo lang. Hindi kagad nagalit. Okay? So, ayaw nyo po nang apply nyo yung magalitin. Ano ba? Ano ka ba? Sabi ko sa iyo, di ba? Huwag ka nang ganyan. Napagalitan ka. Alam mo yung, huwag ganun. Huwag yung, hindi po kayo boss dito na sermonan yung mga download nyo po. Hindi mo nyo naman pinapasahod yung mga yan para pagalitan nyo po. So, kontrolin nyo po yung emosyon nyo. So, nandito kayo, i-guide lang sila. Hindi para sermonan. Wala kayo pinapasahod. Langutang, hindi pinagbigyan. So, wag na wag nyo pong kinaaway ang mga download. Oo, di ba? Pinautang mo. Eh, di sana hindi mo pinautang. Kasalanan ko rin. Di ba? Huwag ka nag-emote. So, okay. So, yun lang ha. Very, very ano, ano. Eh, nilalabas ko yung inis ko. Oo, noon yun, nung hindi ka pa negosyante. Ngayon, negosyante ka na. Control your emotion. Diba? Parang sabi nga, customer is always right. So, may mga nakaka-inkwentro kang walang sa ayos na mga customer or downline or prospect, huwag mong awain. Tama? Pinakitaan ka ng ari ng lalaki, no? Binlock mo kagad, o, emotion mo. Ba't may iba-block, diba? Tama, no? Sabi mo, Doc Art, no? Huwag nang ibinlock, diba? Pinakitaan ka lang ng ari ng lalaki, hindi ka naman hinawakan, hindi ka naman inano, di ba? Sabi mo lang, ay, mas malaki pa ba dyan? O, di natawa niya yung prospect ko. Tapos, diba? Siya ang nag-anit. Pangunawa lang, eh, kung manyakis yung kausap mo, ba, ang sarap maka-recruit ng manyakis, na-convert mo into business, ang dami niyang kakilalang babae, tapos kinonvert mo yung pagkatao niya na maging maayos, na huwag mo naman manyak, tsaka na pagmayaman. Tama ba? Masipag yan, di ba? Bakit magpapayaman ako ng todo para marami akong chicks manyakis? Di ba? Kinalimutan niya muna pa naman tala yung pagiging manyakis. And nag-focus sa business.
Di ba? Di merong lumaki sa grupo mo. So, very important sa emotion niya po. Kasi, minsan kasi nakaka-create na kayo ng network. Inaway mo, lagas ang grupo mo. Okay? So, sayang yung pinaghirapan mo dahil lang sa emosyon. Ha? Ito mga binabanggit ko, guys, napaka-importante. Huwag niyong binabaliwala. Eh, paano ako? Ganito talaga ako. Eh, di daan-dahanin mo. Pwede, biglay mo. Ikaw na bahala. Okay? Control your emotion. Pangatlo, DJ. Nakatulog na naman yung DJ na. Pangatlo, DJ. Yan. Improve your relationship. Dokart, nakasalamin ka. Bagong gawa yung salamin mo. Di mo nabasa ng maayos yan. Ay, akala ko. Mali ang pangasa ko. Akala ko, improve your relation. Improve your communication. Yan. Communication pala. Mali nga basa ko. So, ang ganda-ganda nito. Bro, ikaw talaga kanina, dibdib, tapos manyak. Tapos ngayon, hindi na talaga. Talaga kung puro babae. Ay, lahat ang naman ang isip ko, Dokart. Ano lang, kunyari lang yan si Dokart para magmasaya lang. Improve your communication, guys. Ginagawa niyo yung negosyo natin, di ba? Yung cellphone nyo, text or messenger, nagre-reply po kayo. Very important po yan, okay? So, nagsisimula. Actually, guys, may downlink ka na or wala pa. Very important na na-improve mo kagad itong 5 essential na to. Kasi bakit? Sakaling apply, ang dami ko nang natutunan. Ina-apply ko naman lahat yan, pero wala pa akong down. Okay lang yun. Pag dumating yung downline mo, eti, solid na. Wala nang lagas na nangyayari. Tsaka ako naka may pinagdadaanan. Sabi na lang nag-chat. Irene. May pinagdadaanan Irene. Daw. Irene, pagbigyan mo na nga yan, Irene. Yun, improve your communication. So, ano kayo nyo? So, importante, mapadami man yung downline mo o konti pa, in-apply mo na to. So, kung sakaling dumami grupo mo, tsaka mo palang in-apply to, nalagas tuloy kasi hindi mo natutunan to. So, ikaw na baguhan o luma ka, very important na ginagawa. Guys, alam nyo, itong season na to, lagi ako kumaten dito kahit malaki na yung grupo. Kasi bakit? Wala, pipindutin ko na lang aatin na ako. So, pag umaten kayo dito, makikita nyo rin kung mga leader nyo yung umaten. Hindi na ba ng P-Cell, right? Improve your communication. Very important. Itong improve your... Ha? Kadalasan kasi dito sa atin, sa mga nag-uumpisa, salit na i-improve ang communication, ini-improve ang relasyon. Ayun, no. Oh, kaya bumabagsak ang income. Saka na, no? Kung kaya dapat lang, communication. No? Kung malandi ka, bahala ka na sa buhay mo. First, ano muna? Sabi nga dun sa leader na nagturo sa akin, cranking muna bago ka-ranking. Tama. magbanat ka muna ng buto bago yung relasyon na yan. Yung madali na yung relasyon na yan pag maganda yung kalagayan ng buhay mo. Improve your communication. Dokart, nadadala mo ko sa relasyon. Communication tayo, relationship na yung nagiging topic ko. So, communication, ibig sabihin, nagre-reply ka. Pag may pinasa yung quotes, motivation, mag-like ka man lang or okay or ano. Very important yan, guys, ha. Hindi yung, minotivate na naman ako ni Apple. Paki-like naman, o kaya paki-thumbs up, o kaya paki-thank you. Ganun ka man lang, no? So, may sinabi sa'yo, sa reply. Huwag yung sin mood lang. Tama ba? Bro, ano ba yung sin mood sa Bisaya, sa Bicol? sin mood. Nguso. Ano yung sin mood? Huwag yung nakanguso lang. Nguso. Huwag na kasi mood. Sin mood. Sa Bisaya, nakanguso. Hindi yun ang ibig sabihin. Nakasimangot ba? Nakasimangot ay nakanguso. Ibig sabihin sa Facebook, na messenger ng naka may sinend sa'yo, hindi ka man ang nag-like, guys, like naman nyo, okay? Kasi nag-effort man lang yung apply nyo o sino man yan, mag-like ka man lang, okay? So, very important yan, okay? Kasi bakit? Meron kang downline na gusto mong mag-join, hindi ka nagre-reply, kailangan mag-reply ka. Pag-aralan nyo yan, guys, ha? Eh, ang dami-dami naman may, so, dali na nga yan. Diba? Libre na nga lang. May wifi ka lang. Hindi mo na kailangan mag-load. Mukhang palaos na nga yung load na yan. Eh. Ako, nag-load pa rin ako ng unlimited call, unlimited text. Hindi ko na masyadong nagagamit. Kasi bakit? Hindi ko na matawagan yung OFW gamit yung cellphone ko. Hindi ko na matext. Pero text brigade pa rin. Sayang, no? Pero konti na lang siguro, no? Mapawala na rin, no? Ang unlimited call at unlimited text. No? Kasi lahat naka-internet na, eh. So, improve your communication. Cellphone. Pag tinatawagan ka, Dokart, or sino naman, kailangan nakakasagot po kayo ng tawag. O kailangan, kasi malay mo, importante pala yun. Guys, ano yun, kaya nga yan, maraming excuses pag OFW kasi naglalaba ako na yan.
Lalo na lang kung full time ka, huwag nyo pong ginagawang dahilan yung hindi ko nasagot yung tawag mo. Pwede, lagyan mo ng malakas na ringer tone kahit natutulog ka, magising ka. Kasi malay mo, 7 heads din. Hello? Gising ka. Sagot ka. Tama ba? So, very important po yun. Kasi mayroong sumpa, Docart, alam mo ba? Pag asang tao, tinawagan. Makinig kayo mga guys. Mabuti ha. Makinig kayo mga guys. May sumpa dito sa part 3. Itong number 3 no. Tinawagan ka. Hindi mo nasagot yung tawag. May sumpa yun. Maghihirap. Oh, may nasusulat bang ganyang bagay sa... Oo. Oh, tinawagan ka. Siyempre, tinawagan ka. Pag hindi mo sinagot, ano... Ang sasabihin ng cellphone? The number you dial cannot reach. Ibig sabihin, yung taong tinatawagan mo, hindi nayayaman. Sinumpa ka ng telecom, di ba? Tinawagan ka, di ba? Ring ng ring yan. Pang-anin na yan ang sasagot sa'yo. Ang sasagot doon ng operator sa cellphone mo, the number you dial cannot reach. Sa Tagalog, ang taong tinatawagan mo ay hindi na po yayaman. Hindi nayayaman. The number you're calling cannot be reached. It's not yet in service. Wala na. Wala nang not yet in service ang sinasabtestingin mo. The number you're calling cannot be reached. Sinusumpa ka ng cellphone mo. Ang tinatawagan mo, hindi nayayaman. Yeah. Itong cellphone ako, hindi nayayaman. So guys, napaka-importante sumasagot po kayo sa tawag. Totoo yan. Kasi bakit? Malay mo, magsa-seven heads yun. Hindi mo sinagot. Sa ibas nag-seven heads. Hindi ka na talaga yaman. Yung kabilang yumaman kasi hindi ka sumagot. Katawa si Doc Art. Totoo naman, Ops. Pag tinawagan yung sumasagot, after six na-ring, may sasagot na dun eh. Ang tinatawagan mo, hindi na yayaman. Guys, okay. So, sige na. Hindi ka na nga nakasagot. Pag tingin mo, obligasyon mo mag-return ko. Hello, bakit ka pala napatawag? Ganun. Hindi yung, naka-miss call pala. May iba dyan, nakita na. 15 miss call. Binaba lang yung cellphone, guys. Habol ka na doon pag ganun nga. Ano pa, lupo. Okay, so, ugalin nyo pong mag-return call of ever. Baka nasa CR ka, return call ka agad. Wala akong load. Yan lang, excuses ka na naman. Gusto mong yumaman na dami mong excuses. Tsaka na yung excuses na yun. Okay? So, very important na sumasagot ka sa tawag. Okay? So, obligasyon po yun, ha? Doc Art, may na mga ugali pang guys na lahat kayo nakikinig. Live tayo ngayon. Buong mundo nanonood, nakikinig. Merong mga Doc Art na mga ugaling hindi talaga cannot be reached, sabi nga ng telecom. Tinatawagan mo, tinititigan lang yung tawag mo. tapos nung, siyempre, hindi niya sinasagot. Alam mo, ganun yung ugali, tinititigan niya lang, ayaw kausapin, upline ka, crossline ka, ayaw, huwag yung pong gawin yung ugali. Importante man o hindi importante, sagutin niyo po yung tawag. Alam niyo, may napanood akong pelikula na yung The Ring. Alam niya nang mamamatay siya pag sinagot niya yung cellphone. Sinasagot pa. At talay, patay siya. Wala naman siya. Negative yun. Alam daw, Ops, yung tumatawag daw ay kasi naniningil. Ibig sabihin, ang point ko dito yung positive side ng ugali. Yung bansa na yun. Sagutin niyo pa rin kahit naniningil. Yung bansa na yun, napakaganda ng pag-uugali. Japan yata o China yan. Pag may tumawag sa kanya, kahit anong pang klaseng tawag yun, nangangati yung kamay niya, pinipindot niya, sinasagot. Yun po yung tamang pag-uugali. Pag ginawa niyo yung tamang pag-uugali na yun, yayaman po kayo, okay? Palakpan naman natin, okay? So, guys, doon niyo pong ugali yun, ha? Pag may tumatawag, sagutin. Huwag niyo pong tinititigan. Masabang, napakasamang ugali yung ganyan. Tinititigan. Tapos magre-reply, bakit ka nag-miss call? Hindi ako nag-miss call, tumatawag ako. Masaway ko. Nag-miss call ka daw. May tao bang gusto kang i-miss call? Ang gusto ka nun, tawagan, gusto kang kausapin. Walang taong, i-miss call nga kata, pero ayaw ko kang kausap. Okay, so number 4, nag-enjoy ba kayo guys? So type 1, kung nag-enjoy kayo sa usapan natin. Alam mo, minsan lang mangyayari itong sisil na ito. Minsan lang mangyayari itong sisil na ito. Ang saya-saya naman ng sisil na lang. Oo, puro kaloko, kalati kalokohan. Kalati, seryoso. Diba? Kim, gumagalaw ka pa ba dyan yung headset mo? Parang hindi na... Yan, bilang gumagalaw. Yan, taas kamay, kung gising na gising ka dyan, Kim. Ang ganda ng headset mo dyan. Taas kamay, Kim. Yan. Taas nga naman, utu-utu talaga. Uy, walang masama magpa-utu sa upline. No? Kung ikaya-yaman nyo naman, di ba? Kasi bakit? Pa-utu. Boss nyo nga.
mumunga dyan sa ibang bansa, nagpapauto ka, pakilinis ka. Kahit malinis na, nililinis mo pa eh. Apply mo, may papagawa sa'yo. Sunod ka lang ng sunod. Ano kang uto-uto? Pero yayaman ka naman. Ay, yung mga bagay na sinasabi ko. Ito, pang-apat. Be on time every time. Wala naman kalokohan na isip mo, Doc Art. Wala ka maisip, no? Doon. Seryoso to. Be on time every time. Sa lahat ng mga usapan, kailangan on time kayo. Sa mga meeting, kung di mo kaya maging on time, maging ahead of time. Tama. Ugawin nyo na pong habit yun, ha? So, actually, kaya nyo lang hindi nagagawin maging on time. Naging habit nyo po kasi yung mali. So, wag nyo pong, habit lang po yan. Simulan nyo po niya yung araw na to, lahat ng mga meetings, sulat mo, i-alarm clock mo yung cellphone mo. Mag-set kayo ng alarm para hindi nyo ugaling na gumagamit ng nakalimutan ko eh. Kamot ka ng kamot ng ulo mo, di ba? Wala ka namang kuto, di ba? So, alarm nyo po yung cellphone nyo, mag-organize kayo, ilagay mo sa pader yung schedule mo para lahat ng mga meeting. DJ Brian, number 4 po ako, bakit mo binura? Anong pang babasahin ko dito? Yan, maayos ka. Be on time every time. Yan. So, yan. Be on time every time. So, since online na tayo, maging on time pa rin. No? Wala na kayong idadayla na traffic ako eh. Ano, traffic papuntang pindutan sa cellphone mo? Wala namang jeep na papunta sa cellphone, papunta sa zone, di ba? Naglalakon kayo na. Dahilan mo na lang yung magdahilan. Hindi na po tayo ba? Zoom meeting na lang, nalilate pa. Oh, talaga, bagyan mo na pangalan. Wag. Wag sabihin niyo pangalan. Tapos ano nangyari? Meron akong daw na ganyan. Noong nag full time, ang practice niya, bed time every time. Anong big time? Bed time. Bed time every time. Kaya after one month, bumalik ulit na ibang bansa. Wrong spelling. Yung B, hindi lagdagan ng D. Bedtime, mga, every time. Dok Art, nabanggit mo yung ganyan. Mga OFW, dapat tingin nyo sa Pilipinas, huwag kama. Dapat tingin nyo dito, hatawan. Dok, ng Pilipinas, maghahataw ako, maalaga ako lahat ng mga OFW ko, hindi ako matutulog. Matutulog ako pag inaantok na lang ako, ganyan. Huwag yung ano, pag-uwi nyo ng Pilipinas, yung matulog maghapon. Wah, ano gagawin nyo maghapon, di ba? Matutulog. So, bedtime, every time yan. Be on time, every time. It's been Zoom meeting, guys. Simulan niya yun, guys. Okay lang ba? Simulan niya yun. Lahat ng mga meeting, Zoom meeting, Zizel, maging on time ka, isulat mo sa band paper, lagay mo pag Tuesday, alas 7, alas 8, ganyan. Araw-araw ng mga schedule. Lahat yan sa atinan mo. I-apply, paano pa ako makaka-recruit? Yan ka na naman, nagdadahilan ka na naman. Habang nagre-recruit ka, hindi nag-aating ka ng training. Dalawa cellphone mo. Apply, paano pag isa lang cellphone ko? Bakala ka na nga, ang dami mong dahilan. Di ba? Pwede namang ano eh. Kahit ang alam nyo yung Zoom, nalalaman ko yan, pasok ka sa Zoom, tas exit ka, punta ka sa Messenger, o di, ang ingay-ingay ng cellphone mo habang nag-bomrospe ka. Tama ba? So, discarte lang guys. Titigilan nyo na po yung paggamit ng mga excuse. Okay? Be on time every time. So, meron tayong gagawing auto kasi kasama sa pagyaman nyo po to. O alam ba, taas kamay nang simula niya yon. Pipilitin niya, pe-perfect niya lahat ng mga training meeting on time na siya. Taas kamay. Kasi sayang yung atin nyo ng training na to tapos wala namang pagbabago nangyayari sa inyo. Taas kamay nang simula niya yon, aatin na siya ng mga meeting, training ng grupo niya. Hindi lang siya on time, kundi every time pa, di ba? Hindi lang one time, kundi every time. Kasi baka naging on time ka, one time lang. Ang sabi po, be on time, not one time, kundi every time. Taas kamay. Nandiyan na. Ayan, dalawang kamay, bro. Ang sikitim ng kilikili mo, isa lang. Takpan mo yung isa. Taas kamay. Nida. Taas kamay nang simula niya yun. Magiging on time sa lahat ng mga training at meeting niya. Taas kamay. Huwag ba? Baba, ang gati ko sinasabi. Taas kamay. Tinitingnan ko yung mga yan. So, si Arniel Kononong, hindi ka nagtataas ng kamay. Ay, yung kilay mo nakataas. Sabi ko, kamay ang itaas mo, hindi kilay. Talaga naman. So, si Maria, alam nyo, hindi ko kayo nakikita lahat, ha? Si King Arvin, no? Arben, taas ka ng kamay. Kung simula niya yun, maging on time ka. Wala ka sa meeting kanina, ha? Huwag ganyan, ha? Simula niya yun, pangako nyo sa sarili nyo para sa pagyamo niya. So, baba na. Kasesya ko, hindi ko mabasa lahat ng pangalan nyo kasi pag binasa ko, 3 oras bago ako matapos.
Okay, yun na. Okay, sa pang-apat na tayo. Pang-apat. Pang-apat na po tayo. Pang-lima tayo ngayon. DJ, lipat. Pang-lima. Yun, tinaas na nga yung kamay. Dalawang kamay pa. No? Salang kamay. Ang lupit, no? Akala ko kayo lang pinapataas ko ng kamay. Pati itong Cartoon Network natin nagtataas din ng kamay, di ba? Cartoon, ano? Uwa, si Apple. Pang-lima pa lang tayo, upline. Taas kamay pa lang. Yan, di ba? Tingnan nyo, hindi lang kayo nagtaas ng kamay, pati itong cartoon character natin nagtaas ng kamay. Gusto na rin yung mama, di ba? Nangaano lang. Protect your... Dokart, anong basa? Ikaw itong bago. Virginity. Bili. Yan, ayos ka na naman. But, ang baba, protect pang ano na naman, pang manya ka na naman. Dokart. Kailangan mo magpagawa ulit yung salamin mo. Dapat protect your virginity. Hindi. Pag puro love life. Pag puro love life, protect your virginity. Dokart, nalilito na ako na pag mentoring mo, napaka-reliyoso mo niya, napaka-bastos mo. Naka ba talaga, Dokart? Hindi naman bastos yun, Abs. Tama. O, tama yun, hindi bastos yun. No? Kasi, bakit? May pinakita ba si Dokart? Wala naman, di ba? Improve your relationship. Na. Dapat yung pag-virgin ka, virginity. Pag-virgin ka ba, bastos ka, ganun ba? Hindi naman. Yung isipan lang talaga natin nagpapadami yun. Kultura. So, guys, very important na maging ano, yung utak niya malawak, no? So kasi hindi pwedeng makitid yung pangunawa. Uy, ayun, grabe naman yung mga papa-apply natin, mga kapabastos. So hindi naman tayo bastos, no? Ginagawa lang nating masaya para yung kwentuhan natin, madaling pumasok sa subconscious nyo. Kasi bakit? Attentive ka, masaya ka. Di guys, di ba, Doc Art? Pag ikaw nakikinig ka ng masaya ka, yung information na-accept ng maayos. Diba? Yes, na-adapt mo. Na-adapt ko. So, akala nyo lang... Na-accept. Akala nyo lang, ako, nangungulit lang ako. Pero special technique kong ginagawa ko. Mas mabilis yung na-adapt yung turo kasi nga nakikinig buti. Eh, si Janet, no, makangiti, oh. Si Janet Aki. Mga ngiti. Walang natutulog, walang naiga. Yo, protect your integrity. Hindi virginity yan, Dokart. Oh, di. Kailangan talaga protect na ng virginity para huwag magkaanak agad habang network. Kailangan talaga yun. Wala na po protectan, bro. Lahat ng tao dito may anak na. Oh. Eh, paano pag mga single mom? Oh, mga single mom pala karamihan dyan. Oh. Protect your virginity. Pustahan tayo, wala na rin sila po protektahan. Kadalasan 16 years old to 21 years old, wala na yan. Taas kamay ng mga virgin dyan. Wala na makapagtaas ng kamay. Wala na, sabi ko sa'yo. Uy, may nagtaas ng kamay! Lady Marley, talaga lakas mo magsinungaling, ha? Tatlo na anak mo, virgin ka pa sa ilong yan, ha? Dahil joke lang. Magtaas ng kamay, parang ano yan. Malaking pagsisinungaling. Tatlo anak mo, tas virgin ka. De, seryoso na. Dokart talaga, eh. Dinadala sa usapang ano, eh. O, napaka-seryoso ko eh. Protect your integrity. Ibig sabihin yung salita mo, kailangan pinapangatawan. O, nung sinabi mo, ito pa rin mo. Napaka-simple lang naman. Kasi ito yung mga ano, para madaling i-apply, no? So, may nagpadala sa'yo ng pay-in, huwag nyo pong gagalawin. Okay? Huwag mo i-encode din sa pangalan mo. Kung sa kanya yon. Huwag mong galawin. Okay po ba yon? So, very important yun. Magipit ka man o hindi, huwag nyo pong gagalawin yun. Okay? Kasi kadalaming ganyan eh. Kahit saan naman, di ba? Kaya tuloy minsan napapahamak pati yung kumpanya dahil sa kapalpakan ng mga distributor. Kaya ganito guys, may mga leader kayo panood nyo itong video na to na kailangan nagsisimula ka palang maayos ka para yung ending maayos. Okay? So yung mga sukle, ibabalik nyo, pay in, i-encode nyo, product, ipapadala nyo. Kung nabenta yung pera, yung product, ibenta, ibalik nyo sa kanya. Napaka-importante yan. Nangako ka na sasabihin mo, babigyan mo siya ng taon. Tama ba? Ito pa rin mo. Hindi yun na pinangakuha mo lalagyan tapos di mo pala lalagyan. Tama? Integrity din guys yung ano ha, yung guys tulungan tayo dito tapos ayaman tayo, walang iwanan. Tapos nahihirapan ka lang, iniwan mo na. Wala kang isang salita, sabi mo, payaman tayo apply, bakit nag-quit ka na? Nahihirapan kasi ako eh. Bakit anak mayaman ka ba para kung mag-quit ka? Tama ba? Walang titigil, di ba? Tuloy-tuloy lang. Okay, so protect your integrity. Very important yan, guys, ha? So, isa pa yung ano, bawa, nagsabi ka na
pupunta ka, punta ka talaga. Tama. May isang, ang tawag yan, word of honor. Okay. Itong liman to, guys, actually, marami kasi ako nakita naging kasabayan sa industriya natin. Wala. Tumablay sa limang yan. Hindi niya alam na kailangan pala yan. Wala na. Ang laki ng grupo niya, ang galing niya mag-recruit, ang galing niya magbenta, ang tagal na sa kumpanya, hanggang ngayon siya pa rin mag-isa. Hindi niya kasi alam yung top 5 essential. Ikaw na bago ka, luma ka, nalaman mo agad to. Eh, napakaswerte mo. Bakit? Part ka ng ultimate eagle. Tayo lang meron ganito. Bakit? Author nito si RTD, Robert Dilabinha. Diba? Plak pa naman natin, diba? So, sa tagal niya sa pag-network, ang dami niyang naisip na ituro, sinamarize niya yung negosyo. Yung leadership napapalaman na dito eh. Magawa mo lang to, solve na. Hindi ka magaling, magaling ka, okay ka o hindi, tatlo lang ngiping mo, dalawa. Hindi importante yan. Importante, may puso ka, may leadership ka. Success plus leadership equals, may mali. System plus leadership equals. Ito sige, makatawa. Ikaw kaya dito, magsalita dito. No? Makatawa. Makatawa sige. Kala nyo, kahit matagal na, no, nagkakamali pa rin. Nakakabahan pa rin ako. No? Kasi bakit? First time ko magsalita. Tagal ko ng panahon na hindi nagsasalita. Via live sa buong Ultimate Eagle niya. Di ba? Yan, nagsalita na naman. So, yan. Salamat naman at ako na nakinig kayo. Walang natulog. Talagang nakinig mabuti. Sa swerte mo, pinasa mo yung link sa download mo. Hindi napanood niya yung sistema na yan. Tama? So, thank you everyone. So, meron tayong nakaligtaan yung Kandu. So, I cannot do. So, next time na lang. Sensya na po, DJ. No? So, pag-aaralan ko pa yung Kandu. No? Yung cannot do yung napag-aralan ko. Ako, maraming salamat. So, kung ano mang nangyayari sa network nyo, guys, tuloy nyo lang. Kasi kung nahihirapan ka, ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo. Coach Chariel, ano nangyayari sa'yo? Nasa iyo ka, wala namang music. So, pag nahihirapan ka sa negosyo natin, ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo. Tama ba? So, tuloy mo lang na ituloy. Okay? Hindi man niya yung panahon magka-pay-in ka, baka next month, baka next year. Si Doc Art nga, no? Ilang buwan, bro, bago ka nakarecruit? Anim na buwan. Ay na buwan. Araw-gabi nag-recruit. Full-time pa yun, ha? Full-time, ha? Anim na buwan. Araw-araw na sa office. Alam mo, pag kinumpit mo yung pamasahe, pagkain, pagod, hirap na ginagawa niya. Malupit. Kaya lang, nandudong kasi siya sa ano eh, yung inaaral niya, nalaman niya yung knowledge muna bago income. So, alam niya na pag hindi ka kagad kumita, inaaral mo pa yung negosyo. Tama ba? So, akala ko ako na yung malala. No? Tatlong buwan bago nakarecruit ng isa. Eh, mas malala pa pala si Doc Arthur. Eh, isa pang malala, Doc Arthur, si Upline, RTD. 8 months daw bago nakarecruit ng isa. Paalalaan pala para, dito. No? Para si July din, si July Arquilla. Kailala, yung VG na, natin, si July Arquilla, 8 buwan bago nakarecruit. 8 buwan. Tapos, pero ang bang napapayin pa niya, kalahati lang ang pinadala. So guys, tas ikaw niya yun, dadalawang buwan ka palang member, nag-emo-emo ka na, wala pa akong dami lang, dalawang buwan na ako. Payaman ba ako? Si Art. TD nga, di ba? 8 months, nakayumaman pa rin. So hindi kasi yun eh, huwag ka lang titigil. Diba? Yun ang isa palang na-recruit, ang sabi yan, dami na. Dala, dami na na-recruit, isa palang na-recruit. Sabi nga, wag nyo pong bibilangin yung rejection nyo. Ang bilangin mo, yung pay-in. Bilang mo, 5 na po yung tumanggi sa akin. No? Invite ka ng invite. Wag lang bilangan ng effort, tama? So, usually, iba, may mga malala pa naririnig na 1 year bago. Wala naman sigurong ganun. Walang 1 year. No? 8 months lang yung talaga na pinakamalalang narinig ko. Pero yung 8 months na yon guys, nag-3 million lang. Bro, magkano nang kinikita ni RTD Bonbon niya? Laps. Ayan, magkano? Yung pinaka-apply natin, 4 million per month. Pinakababa niyan, 2 million. 2 million, pinakabababa. Isang buwan. So kung ikaw, 3 buwan, 6 na buwan, meron ka pang 2 buwan para ma-reject. Pwede pa palang yumaman kahit 8 buwan. Huwag yung pangarapin yung walang ma-recruit. Ay, kailangan 8 buwan ako ma-reject. Iba-iba, may mga 1 buwan lang dito, 2 buwan. So,
ano lang, number games lang. So, huwag kayong malungkot. Importante, may natututunan kayo. May natutunan ba kayo? 5-3, kung may natutunan kayo, yung tatlong sistema. 5-3, kung naintindihan nyo. At wala ko nakita ng mga 5-3. Yan. 5-3, 3. Si Bernadette, tama nyo. Si, si Jasmine, si, si Spiral Pape. Yan. 5-3. Dami! Diba? Nakakatuwa, no? So, natutuwa ako, no, na nabahagyan ko kayo ng sistema nating napakaganda. Ulit-ulitin niyo lang yung pag-attend dito. Kahit na master niyo na tong system, memorize ko na yan offline, attend ka pa rin para pa-attendin yung downline. Okay? Okay po ba yun? Hindi yung iba dyan, umahataw kasi ako. Guys, napaka-importante sa paghataw mo, yung mga downline mo, napapa-attend mo dito. Oo, hindi yung pwedeng hataw ka ng hataw kasi hindi ko matin ang CSL, NECO, special training, BMS. Ay, BMS pala natin, no? Uy, meron ka pang 30 minutes. Anong oras na? 11:59. So, ang deadline ng ticket natin, meron ka pa kayong 50 minutes para magbayad po sa mga upline nyo ng 150. Upline, abunuhan mo na yung pang BMS ko. Yung mga upline talaga. Isang araw, huwag nyo masyadong pinag-aabono yung upline nyo. Isang araw, pag nakarama ka, dumami grupo mo, puro abono na gaganap. So, gawin nyo po, magbayad din kayo, ha? So, BMS, no? Kailan yung BMS natin, Doc Arthur? Last Sunday. Ano yung last Sunday na, nito? May pecha na yan. May pecha na yan, oh. Last Sunday. May 26. July 26, Sunday, 2 a.m. 1 p.m. 10 a.m. 10 a.m. na tayo ngayon, hindi na 1 p.m. 10 a.m. yan. Yeah. 10 a.m. start ng pasukan sa Zoom. So, Philippine Times, 10 a.m. Sunday. Ang ganda, 150 na lang ang bayad. Napaka naman natin. Dati 550 bayad dyan, 350. Diba? Tapos yung mga OFW nating business partner dyan, nang lilimus apply, kailan ba kayo mag-training dito? Willing kami magbayad kahit 25 pa yan. Diba? Ngayon, 150 na lang. Diba? 15-15 na lang. Hindi na kailangan lumipad, hindi na kailangan mag-day off. Kahit naka-duty ka, headset ka. Mga OFW guys, exempt, ano kayo, excuse kayo na nag-BBMS kayo, hindi kayo nakikita sa Zoom. Okay yan. Basta OFW. Pero pag nasa Pilipinas ka, hindi ka excuse sa mga ganyan. Na nga, ano kayo, nasa Pilipinas ka na eh. Wala ka ng ganyang dahilan. Kailangan nagpapakita ka. Para yung mga downline mo makita ka rin. Tama ba? Important yun ha. Lahat ng mga activity nakikita po kayo. Di ba? Nakita niyo kanina? Neko, di ba? Tama, dapat inaatin na niyo po lahat yan. What if kung ihipang kita dyan? If ka ng if dyan. So, very important na attend, kuma-attend kayo ng mga activity natin kasi para napapa-attend nyo rin yung mga leaders. Okay? Yung sistema natin, guys, paki-apply po yun, ha? Medyo maraming konti yun kasi may mga neko, may mga daily activity. Kung ikaw, wala ka pang daily activity sa grupo mo, ewan ko sa'yo, i-apply, tatatlo pa lang yung downline ko. Oo, kailangan niya na ng daily activity. Kailangan araw-araw kayo nakikita. Ito na nga eh, chat room na lang eh. Kami ni Doc Art, araw-araw kami may daily activity sa office, kumagas. Kami nasandaan araw-araw para sa kumsay. Pagkain, 200, 300, 100. Tama ba? Napapagod, tumatambay doon, di ba? Araw-araw namin ginagawa yun. Yung online system na yan, ginawa natin namin yan offline. Kaya pagdating sa online, chicken. Ang hirap na pinagdaanan namin sa offline test ngayon, online. Kaya tingnan nyo, si Doc Arthur, present. Guys, pag may nakikita ko dito sa CSL, present niya yan. Tingnan niya yung mga nasa screen picture natin. Ha? 1, 2, 3, tingnan natin. Attendance tayo. 1. Anong picture? Anong picture na maganda? Picture na pang model. Yung parang pang, ano, pang artist tayong post. 1, 2, 3. 1. Ano naman mag-download ng mga picture nito. Yun, Nelly G, oh, nandiyan dyan. 1, 2, 3. Chinita, oh, nandiyan dyan. Si Joel Jun, nandiyan dyan. Papasa-pasa pa. Madeline Barongan, nandiyan dyan. 1, 2, 3. Si Rodel Bernardo, parang nasa... Rodel Bernardo, may stiff neck ka ba? Bakit ka ganun ba? You cut this?
1, 2, 3. Menu kasi, sir. Pati na lang, no? Ilang page mo to? 8 page to at tisi nyo na lang.